Hi guys, welcome back to my YouTube channel, to our YouTube channel. So for today's video, for today's content, nagle-labor na po ang aking aso, ang aking alagang aso na si Casey. So guys, si Casey is 5 years na siya, 5 taong gulang na siya sa akin. So yun, bali mga anak na naman siya. Hindi ko lang alam kung ilan yung aanakin niya ngayon, kasi yung mga nakaraang taon na inanak nito, tatlo, pero lahat yun pinamigay ko, kasi hindi naman sayo ko na mag-alaga ng aso. Siyempre, marami na rin sila dito sa bahay, kaya kung sino yung mga dog lover yun, pinamigay ko yung mga anak, yung anak ni Casey. So parang ano na to, 4th generation na ng kanyang anak ngayon. So ayun, tingnan natin kung ilan yung magiging anak niya ngayon. So yun guys, sa part na to, bali nagle-labor na siya dito. Medyo nahihirapan siya kasi pakiramdam ko malaki yung baby niya. Kasi yung tiyan niya, sobrang laki. Tapos hindi katulad nung mga nakaraang taon nung nagbuntis to, hindi naman ganito yung tiyan nito. So ito, nahihirapan siya dito mga anak, kaya inaalalayan ko dito. A few moments later. So yun bali guys, ito yung unang anak niya. Yan. Tinutulungan ko siyang manganak kasi ayun nga, medyo nahihirapan rin siyang manganak. At saka nasanay ako na every time na manganak tong si Casey, talagang inaalalayan ko tong manganak. At ayun nga, pag nahihirapan siyang umire, talagang tinutulong ko yung tiyan niya. At ayun nga, kinukuha ko yung baby niya dun sa ari niya para ayun, para mabilis na makalabas yung baby niya. Kasi kapag halimbawa, katulad nito, hindi ko na lang napakita sa inyo na ang unang lumabas dito, diba, instead na paa yung unang lumabas, lumabas sa kanya ulo muna. Kaya kapag halimbawa hindi niya nailabas agad-agad yan, may tendency na masakal yung anak niya. So yan, hinila ko na yan kanina para makuha ko na kaagad yung baby at para hindi mamatay. Pero hindi ko rin alam guys ha, kasi every time na nanganganak to si Casey, ang kalimitang nauna talaga sa paglabas ng baby niya is yung paa. Pero itong unang anak niyang to, ang lumabas dito, ulo muna. Kaya nagtaka ako kung bakit ulo yung lumabas. Yung kalimitan ng mga inaanak niya, una talaga paa yung lumalabas. Kaya yun, hinila ko na yan kanina, hindi ko lang napakita sa inyo. Kasi kanina medyo parang nahihirapan na rin huminga yung una niyang anak na yan. Kaya yun, no choice ako kundi hilahin sa ari niya yan para hindi mamatay. Tapos ayan, bali akala ko nga talaga mga dalawa lang yung naanakin yan. Kasi nga medyo malaki yung tiyan niya. Tapos kung napansin niyo, yung baby niya medyo malaki din. Kasi usually na inaanak niya dati, yung mga nakaraang taon, maliit lang talaga. So ngayon medyo malaki yung inanak niya. Kaya siguro nahihirapan din siyang manganak kanina. Sobrang nasira-sira na nga yung renal tube ko dito sa kwarto. Kasi nga, every time na nagle-labor talaga ang aso, naninira sila ng gamit. Kaya kailangan, meron talaga silang kakagatin or ngangat-ngatin para doon nila mairi-release yung sakit na nararamdaman nila. So yun, kailangan nilang gawin yon para maibsan yung sakit na nararamdaman nila, kasi nga, manganak sila. Tsaka nga pala guys, sa mga gusto or mayroong mga gustong mag-alaga ng aso, hindi rin biro po mag-alaga ng aso, kasi para rin silang tao. Nakatulad nito, kapag manganak tong alaga kong si Casey, na yun nga, binabantayan ko to kapag malapit na siyang manganak or kaya nagli-labor na, talagang bantay na bantay ko to. Kumbaga, syempre nahihirapan din sila. Parang parang tao din na kailangan mo talagang bantayan na talaga. So yun, share ko lang. So yun guys, sa part na to, lumalabas na yung pangalawa niyang anak. Yan, kung mapansin nyo, yan, tinutulungan ko na siya na para mailabas yung baby niya. Yan, dudukutin ko yan guys, kasi nasanay na rin siya na ganyan yung ginagawa ko every time na mga anak yan. Yan, sanay na yan.
So yun guys, yun, lumabas na. Yan. Tapos ano, kapag nabawa na ilabas na yung anak niya, ginagawa ko, pinupunasan ko agad yan. Kasi syempre nababalutan kasi yan ng ano, kumbaga sa tao, parang yung balot sa bata, if I'm not mistaken. Sa aso, parang may ganun din. Pero yan, nung lumabas to, medyo wala na. Kumbaga parang naiwan siguro sa loob. Then later on, ilalabas din yun ni Casey. So yun guys, supunasan ko yung ilong. Then yun nga, ihipan. Tapos konting massage sa leg. Kumbaga parang bibigay mo sila ng oxygen para makahinga agad sila. Kasi minsan may tendency na hindi nakakahinga agad yung baby nila. So yan, pupunas-punasan mo lang yan. Yan, tapos yan, ihihipan ko. Yan, pansin ninyo, kumbaga para minamassage ko yung leg niya. Yan, sa part na yan kasi parang hindi pa siya ano, talaga umiiyak. Yan, pero gumagalaw naman siya, buhay naman yan. Kumbaga parang ano din, tutulungan din natin yung mga puppies ng alaga nyo. Para yun nga, 100% na mabubuhay. Yan. Yan, pupunas-punasan nyo lang yan guys. Yan. E dito sa part na to, siguro naiintindihan ako ng mga legit dog lover dyan. Sa mga viewers ko dyan na mahilig sa aso. Alam ko na experience nyo na din na magpaanak ng alaga nyong aso. So ayan, ganyan talaga yung ganap kapag manganak na or nanganganak yung mga aso natin. So yun guys, bali sa part na to, tatlo na yung anak niya. Lumabas lang ako saglit. Pagbalik ko, may anak na ulit siyang isa. So yun, tatlo na yung anak niya guys. At yun, malulusog naman yung mga naging anak niya. Yun, sa part na yan, bali dinidalaan niya yung anak niya. Katumbas niyan, pinupunasan niya yung mga babies niya. So yun, mukhang napagod rin naman to si Casey sa panganak. At malulusog naman po yung mga inanak niya. Yan. Bali, pamimigay ko po itong mga aso na to kasi marami na akong aso dito. Yan, siguro mga by April, pwede na itong i-release. Yan, pwede na sila ihiwalay sa mama nila. Bali, nililinisan niya dito yung anak niya. Yan, dinidilaan niya. Yan, sa mga dog lover dyan, alam ko naiintindihan nyo yung pakiramdam na ganito kapag tuwing nanganak yung alaga nyong aso. So yan, masarap naman sa pakiramdam na makikita mo na nanganak ng ayos at normal yung alaga mong aso. Kasi di ba mayroong mga aso na nahihirapan sila manganak. Yung iba dinadala sa vet, yung para isesaryan nga, para mailabas yung baby nila sa dyan. Kasi yun nga, nahihirapan sila manganak. So to si Casey, lagi namang normal yung panganganak nito. So tinutulungan ko lang siyang manganak para kahit paano mabilis siya manganak at hindi siya mahirapan. Alam nyo guys, kung dog lover lang kayo, makaka-relate kayo kung ano yung mga sinasabi ko dito. Sa mga yun nga, sabi ko nga kanina sa mga viewers ko na legit dog lover, alam ko naiintindihan nila yung pakiramdam na ganito kapag every time na nanganak yung alaga nilang aso. So yun, masarap naman sa pakiramdam ka kasi yung isa mong alaga, yung aso mo, nag-iisa lang dati na inaalagaan mo, ngayon nagkaanak na rin, kumbaga dumadami. So yun nga, dapat din natin silang alagaan at pahalagahan kasi syempre may buhay din sila katulad natin. So yun guys. So yun nga guys, nanganak na po si Casey at tatlo yung kanyang inanak ngayon. Ito guys ha. Yan. Pero hindi ko to hindi ko na ito palalaking dito sa amin kasi marami na rin akong aso dito. Siguro nasa apat na. Ayun, apat na yung aso ko. Tapos ito kung sino yung gusto or willing na mag-alaga ng aso. Basta ang pinaka final requirement dapat legit dog lover kayo para maalagaan nyo ito ng ayos. Guys, ito po ay Aspin. Aspin po ito. Pero maganda po ito guys ha. Kung sino po yung gustong mag-alaga ng aso, PM nyo lang po ako. No? PM nyo lang po ako. At ayun, pag legit dog lover kayo, syempre bibigay ko na sa inyo yung isa nito. Basta alagaan nyo lang ng ayos. Kasi syempre, hindi ako basta-basta namibigay ng aso. Gusto ko kasi
dapat dog lover din yung pagbibigyan ko nito para malagaan din sila ng ayos. Kasi syempre may buhay din to mga to, di ba? Kailangan din natin silang alagaan, kagaya ng pag-aalaga natin sa ating sarili. So, yan guys, bali tatlo po ang inanak ngayon ni Casey. Yan. Kung sino po yung gusto, pakimay na lang. Pakimay na lang. Ano na lang, chat nyo na lang ako guys sa mga nakakakilala sa akin. Gusto nyo po mag-alaga ng aso. So, chat nyo lang ako at ibibigay ko ito siguro mga April, pwede na to. Yan, mga dalawang buwan o isang buwan mahigit, pwede na po ihiwalay ito sa nanay. So, yan guys, tatlo po ang inanak niya. Itong isa, ano eh, ano bang kulay nito? Ganda ng kulay nito eh. Parang pinaghalong black at saka ano, ano ba, brown. Ang ganda ng kulay nito ng isa, oh. Yan. Ganda ng kulay ng isang to. Yan, tapos, isa pa ba? Ito, today. Puro ganito lang yung inaanak niya eh. Puro, tricolor, two colors, ganyan-ganyan lang. Kasi ito, ganyan din. Narinig nyo, umiyak na siya. Inaano na niya yung anak niya. Tapos guys, ito si ano. Ito si Kira. Ito yung nagkaroon ng parvovirus. Nagkaroon ito ng parvovirus, pero gumaling na siya. Malaki na rin. So yun guys, kung sino po ang gusto mag-alaga ng aso, PM nyo lang po ako at ibibigay ko po sa inyo yun. Ibibigay ko po sa inyo ang mga pinta na ito. Basta legit dog lover lang po kayo. So yun guys, hanggang dito na lang po ang ating vlog na to. At kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, please do subscribe to my YouTube channel, to our YouTube channel. At para lagi po kayong updates, ito yung ako yung mag-upload ng mga latest video. So yun guys, kung nagustuhan nyo rin po itong video na to, don't forget to give me a massive thumbs up. And share nyo na rin po itong vlog na to. At see you in my next vlog guys. At ingat kayo palagi. Bye bye.